What's up guys, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi sa mga taong makakapanood ng aking video. Kung kayo yan nasa kalagayang gabi. So, ang gagawin po natin ngayon guys ay since ang panahon po natin ngayon ay medyo makulimlim at paambon. So, hindi po tayo pwede mag-stay sa labas para maglinis or maggambol ng ating mga alagang halaman o mga alagang gulay dahil syempre mas mahalaga po ang kalusugan natin kaysa sa baka mamaya ay magkasakit po tayo at lagnatin. So, pero unang-una po dahil panibagong araw at panibagong vlog po tayo ay pasalamat po tayo sa Diyos dahil may pa isang panibagong araw kumukulit tayo sa buhay na ito. So yan guys, dahil nga po wala po tayong gagawin ngayon at ang gagawin lang po natin dito ngayon ay maglilinis lang po tayo guys ng mga pier ng mating mga manok. So samahan niyo po ako guys at panoorin sa aking mga gagawin. So ayan guys, ngayon po ay pupunta po tayo ng bayan. Yun pong sinabi ko kanina na maglilinis tayo ng pier ay hindi na po matutuloy dahil tayo po ay aalis at pupunta ngayon sa bayan. Kasi po, ang aming lugar ay medyo may kalayuan. Siguro mga 10 minuto po ang kabayanan or yung lugar na kumbaga andun po ang sentro ng mga bahayan. So, andun po ang mga palengke. Kami po ay medyo may kalayuan. Kaya, samahan niyo po kami at panoorin ang aming i-video sa aming daan habang kami ay pumupunta sa palengke. So, guys, update ko na lang po kayo sa mga gagawin namin pamilya.
So guys, ang ginagawa ko po ngayon ay pumili po ako ng medyo malalaking bunga ng kamatis natin. At ito po ay gagawin kong panibagong tanim. So sa mga susunod po ng vlog ay makikita nyo po ito. So ito po yung mga buto na aking pinipili para gawin ko po siyang binhi at magtatanim po tayo ng panibago. So ipapakita ko rin po yan kung paano ko ipupunla sa isang lugar na hindi masasalanta ng ating mga tanim ay ating mga manok. So yun lang po guys, kasi po naisip ko lang po na magbinhi dahil gusto ko pong mismo ako sa sarili ko na maka experience ng mga binuto. So ang lagi po kasing tinatanim ng mga gugulay ay yung mga binibili po nila galing sa mga tindahan. Karamihan po kasi ay meron na pong nagbubuto or mga tubo na rin po at ready to transfer na po ang mga pananim na tinatanim ng mga magsasaka at mga magugulay. So binibili na lang po nila per tray. So iniisip ko po na baka sakaling magawa ko rin po yung ginagawa nila, kasi ang iba po kasi nagugulay ay sinasabi nila na kapag binuto ay hindi nagbubunga ng maganda.
So guys, ito na po yung kamatis. So ito na po yung nakakuha natin mga buto. So marami po siya. So lagayin na po natin yung kamatis na pinagtanggal natin ng buto para pakain natin sa malagang mga manok. Makakatipid tayo guys, at ito yung sinamahan natin. Masustansya naman guys ang kamatis para medyo makatipid din tayo sa mga patuka. Kahit guys ay malunggay, mas maganda gayatin mo lang, tapos isama mo sa beads or darak. Napakaganda guys sa mga alaga nating mga manok. So medyo tagal na lang po tayo maghayat dahil hindi po tayo chef. Pwede naman po nating retang ibigay na kamatis lang. Kaya lang para makatipid po tayo, ihanin na po natin sa pigs or darak ng direct para medyo mas magustuhan po nila. So yan guys, mamaya papakita ko sa inyo yung magugustuhan ba nila yung kamatis at darak at tatlong klase po kasi ng Halloween guys, kamatis, darak at yung laying pellet.
So yan guys, naka 37 kilos po tayo ng napitas na kamatis. So paano po guys, hanggang dito na lang po ang aking video. So maraming salamat po dun sa mga nanood at dun pa po sa mga hindi po nakasubscribe, pa-subscribe na po at paki-press na po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko po pong video. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you.